Hi guys! Tara at samahan niyo ako magluto ng aking version ng beef broccoli. Kapag ganito nga yung ulam ay talaga naman, mapaparami talaga ang kain mo. Itong beef sukiyaki pala yung ginamit ko para hindi na ako maghiwa at magpalambot ng matagal. Ganito nga pala yung kulay niya, kaya akala ko marinated na, hindi pa pala. Pagkatapos ko ngang hugasan, eto binalik ko na siya dito sa lalagyan niya kanina. Ganito nga pala siya kaninipis, kaya hindi na yan kailangan pa napakuluan ng matagal. Minarinate ko lang yan dito sa toyo, tantsahan lang ulit at isang maliit na pack na oyster sauce. At nagdagdag na nga lang ako ng isang pack nung niluluto ko na. Naglagay din ako ng pamintang durog, halo-halo lang para mag-welcome combine yung mga ingredients na nilagay ko. At minarinate ko nga lang yan ng mga 30 minutes. Mas maganda nga sana yung magdamag para mas masarap. Kaya lang biglaan na naman nga itong pagluluto ko, kaya okay na yan. At pagkatapos nga niya, nag-prepare naman ako nitong sibuyas at bawang. Dalawang ulo ng bawang nga pala yung ginamit ko dahil yung isa ay gagawin kong fried garlic. Yun nga kasi yung madalas ko nakakalimutan kapag pumupunta ako ng palengke. Maglalagay nga din tayo diyan ng itlog ng pugo. Hilaw pa nga ito nung nabili kaya ayan nilaga ko na muna. Isa-isa ko na ding tinanggal itong broccoli dito sa puno niya o sanga. Ewan ba kung anong tawag diyan, basta sa matigas na yan. Napaka-healthy naman talaga nitong gulay na to. Halos lahat nga ng nutrients ay nasa kanya na. Kaya naman recommended talaga itong kainin ng mga babies na 6 months old and above. Ganda nga din ito sa mga buntis. Itong itlog ng pugo, niluto ko lang ito ng mga 5 minutes. Itong broccoli, mas masustansya ito kapag hindi niluto ng matagal. Kaya naman mga 3 to 5 minutes ay inango ko na. At kung gusto mo nga na mas maganda yung kulay ng gulay na niluluto mo ay takpan mo mas lang. Mas tumitingkad nga daw kasi yung kulay kapag ganun. Bago ko nga pala iluto yung beef, nag-fried muna ako nitong garlic. Ilalagay ko nga lang itong toppings kapag naluto ko na yung beef broccoli. Pagka nga meron nito, parang ang sarap-sarap at ang bango-bango ng pagkain. Ano? Nagisa na nga pala ako dyan ng bawang at sibuyas at nilagay ko na tong beef. Mas maganda nga din gamitin yung ganito na lang para nga hindi mo na siya matagal pakuluan. Naalala ko pa nga tuloy nung nagluto ako ng beef steak. Yung dapat na lunch time namin noon ay inabot na nga ng merienda time pero hindi pa din ganun kalambot yung karne. Ewan ko ba, sinunod ko naman yung instruction dun sa pinapanood ko sa YouTube. Hindi niya naman kasi sinabi doon na premium pala yung gamit niyang beef. Talaga naman, social media versus reality. Kaya yun, kahit 1 hour na, ay super tigas pa rin ng karne. Okay nga lang yun dahil doon tayo natututo sa pagkakamali natin. Diyos. Nagdagdag pa nga pala ako ng isang maliit na pack ng oyster sauce. Naglagay din ako ng konting tubig at hinayaan ko na nga lang siyang kumulo ng mga 30 minutes. After 30 minutes, ito, nilagay ko na itong broccoli. Nati ko nga lang pala muna yan at yung iba nga mamaya ako na ilalagay. Nagdagdag nga din pala ako dyan ng toyo habang binabalance ko nga yung lasa niya. Kung itlog ng pugo, kalahati lang din muna yung nilagay ko. Halo-halo lang ulit para kahit papaano nga ay malagyan naman ng flavor yung broccoli at egg. Ayaw ko nga din na masyadong masabaw kaya nung medyo naiga na ay hinango ko. Napakasarap naman talaga nitong sukiyaki lalo na nga kapag nilagay sa leto. Naglagay nga pala ako ng itlog ng pugo para maiba lang. Hindi ko pa nga kasi alam nung time na yan kung kakain ba ng beef si Sane. Kaya naisipan ko nga nalagyan na lang ng egg. Para kung hindi nga siya kumakain, ay ayan, may ulam na siya. O siya, hanggang dyan na lang po muna. Salamat sa panunood. Bye! Parang may hindi na... Ha? Mamo.